Paqueta. Valdebit has it. Valdebit spins, fires. Oh! Malaking bagay talaga na kilala ang isang manlalaro para mapili ito ng mga kuponan pagpasok sa PBA draft. Pero may iilan nga na inabot na hanggang sa pinakadulo ng listahan bago makuha ng mga PBA teams. Kamusta mga ka-triball? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tatlong manlalaro na halos hindi napansin noong PBA draft pero kalaunan ay naging mga PBA stars. Ano ang mga kwento nila? Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Bago pa nakilala bilang isa sa mga bataan noon ni Yeng Diao sa Red Bull, ay pinagtiyagaan muna ni Topex Robinson ang kanyang PBA journey. 2001 ay nagpa siyang mag-apply sa PBA draft ang 5'7 na si Topex Robinson, kung saan kinuha ito ng Tanduay bilang kanilang 44th overall pick. Napili man sa PBA draft ay hindi naman nakapirma ng kontrata si Topex, kaya nagpasya na lang muna itong maglaro sa PBL. Taong 2003 ay nakapasok na din sa PBA si Robinson matapos papirmahin noon ni Yeng Diao at gawing backup point guard ng Red Bull star na si Jimuel Torion. Maliit man at walang maaasahang perimeter shooting ay nagtagal naman sa Red Bull hanggang 2008 ang kilala din noon na The Pitbull dahil sa hustle, energy at husay nito sa defensive end. Patunay naman ang tindi sa depensa ay nang mapasama ito sa 2006 PBA All-Defensive Team at nakakuha din ng isang kampyonato habang naglalaro pa para sa Red Bull. Saglit ding nakapaglaro si Robinson para sa Pure Foods at Alaska Aces, kung saan nakatikim uli ito ng isa pang kampyonato. Sa Aces ay sinabi nga noon ni Tim Cone na napaka-espesyal ni Robinson dahil malaki daw ang impact nito off the court, dahilan para kunin ito ni Tim Cone bilang isa sa kanyang mga assistant coaches. Naging daan nga ang pagiging assistant coach sa Alaska para sa kabi-kabilang mga offers na dumating kay Topex Robinson para maging head coach ng San Sebastian, Lyceum at associate head coach ng Phoenix, at ngayon nga ay head coach na ng nasabing kuponan. Sa PBA ay may career averages naman itong si Topex Robinson na 4.3 points, 3.4 rebounds, 2.7 assists at 1 steal. Ang top 3 picks naman sa batch ni The Pitbull ay sina Mark Kagiwa, Mike Raybach at Willie Miller. Isa sa mga best clutch players sa history ng PBA ang 5'9 Hinebra legend na si The Flash Bal David. 1995 ay nang magpa siyang mag-apply sa PBA draft si David, kung saan kinuha naman ito ng Sunkist sa 3rd round bilang kanilang 22nd overall pick. Hindi naman nakapirma si David sa Sunkist kaya bumalik na lang ito sa PBL. Pero taong 1996 ay nakapasok na nga ito sa PBA matapos papirmahin ng Hinebra. Dahil sa angking bilis at shot-making ability ay unti-unti nang nakilala si David, hindi lang ng mga Hinebra fans, kundi pati na ng mga PBA fans. 1999 PBA All-Filipino Cup, bakbakang number 1 Mobiline kontra number 8 Hinebra, ay sino ba namang makakalimot sa ginawang buzzer beater ni Bal David para talunin ang Mobiline at kasunod nga ng pag-iyak ng dominanteng si Asi Taulava. Isa nga lang yun sa mga pambihirang game-winning shots at game-tying shots ni Bal David sa buong playing career nito sa PBA. Isa din si Bal David sa mga manlalarong nagsimula at nagtapos ang basketball career sa nag-iisang koponan nito, ang Hinebra. Sa 11 years nga ni The Flash sa Hinebra, ay naging 4-time PBA All-Star, 1996 PBA Mythical Second Team member, nanalo ng 2 kampyonato at isa sa mga itinuturing na Hinebra Legends. Sa buong PBA stint naman ni David sa PBA ay may career averages ito na 8.8 points, 3.1 rebounds, 4.2 assists at 1 steal a game. Ang top 3 picks naman sa batch ni The Flash ay sina Kenneth Duremdes, EJ File at Dennis Espino. Marami ang nalungkot at nagpasalamat kay Peter Jun Simon nang inanunsyo nga nito na tuluyan ng magpapaalam sa PBA. Sino ba namang mag-aakala na ganitong marka ang iiwan ng nag-iisang scoring apostle ng Pure Foods franchise?
2001 PBA Draft ay nagdesisyon nga mag-apply si PJ Simon at kinuha naman ito ng Santa Lucia sa 5th round bilang kanilang 43rd overall pick, nauna lang ng isang pick kay Coach Topex. Napili man sa draft ay hindi din nakapirma ng kontrata ang tubong makilala Cotabato at taong 2004 na nga ito nakapasok sa PBA matapos papirmahin ng Pure Foods. Sa Pure Foods ay unti-unti namang nakilala si Simon dahil sa abilidad nitong makapuntos sa loob ng shaded lane at kakayahang magpakawala ng kanyang mga 3-point bombs. Reliever man ni Big Game James Shapp ay sapat naman ang inaambag at impact ni Simon off the bench, dahilan para bansagan itong the super sub at the scoring apostle. Patunay naman ang tinde sa laro ng isa sa mga best 6 men sa PBA ay ang pagiging 8-time PBA All-Star, PBA Mythical Second Team Member, 2-time PBA Mr. Quality Minutes, PBA 3-Point Shootout Champion, at 8-time PBA Champion, kabilang dyan ang Grand Slam ng Pure Foods noong 2014. Napaka-successful sa PBA kung saan tumagal ito ng 17 years ay isa naman sa mga down-to-earth na player si Simon, kaya minahal din ito hindi lang ng mga PBA fans kundi pati na ng mga nakasama at nakalaban ito sa PBA. Kabilang din si Simon sa mga manlalarong nag-umpisa at nagtapos ang basketball career sa PBA sa iisang koponan, ang Pure Foods. Plano naman ng Pure Foods management na iritiro ang jersey number 8 ni Simon, pero dahil nga sa pandemic na COVID-19 ay hindi pa ito matuloy-tuloy. Ang top 3 picks naman sa batch ni The Super Sub ay sina Mark Kagiwa, Mike Raybach at Willie Miller. Sino ba namang mag-aakala na ang mga super late picks na ito at hindi nga nakapirma at hindi agad nakapaglaro sa PBA ay magiging mga stars sa liga? Si Coach Topex Robinson ay isa na ngayon sa mga pinaka-nire-respetong coaches sa PBA at kahit ang winningest coach na si Tim Cone ay believe sa kakayahan ng kilala din noong The Pitbull. Dahil naman sa nagawa ni Bal David sa koponan ng Ginebra, ay tumatak na talaga ito bilang isa sa mga Ginebra legends at inamin nga ni Asi Taulava na ang buzzer beater na iyon ni The Flash ang dahilan kung bakit mas hinuhusayan pa ni Taulava ang paglalaro niya ng basketball. Kapag sinabi namang Pure Foods ay hindi na lang Alvin Patrimonio at James Shapp ang maaalala ng maraming fans, kundi for sure kabilang na din ang pangalan ni The Scoring Apostle, walang iba kundi si PJ Simon. Ikaw ka Dribble, nasaksihan mo din ba ang mga PBA careers ng mga napaka-successful na mga manlalarong ito? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod natin mga videos. Salamat!